Negosyo tayo. Start na! Eh, Mr. Maestro, ano ba magandang negosyo sa akin? Simple lang. Hanapin mo ang demand at supply. Kung ang makikita mo ay demand equal supply, walang ganong negosyo dyan. Ang labanan dyan, quality. Kung makikita mo ang demand ay mas maliit sa supply, lalong walang negosyo dyan. Bakit? Ang tawag dyan ay buyer's market. Yung mga seller, nagdadive yan sa presyo. Pababaan ng presyo yan. Halimbawa, bigas. Halimbawa, mais. Pababaan ng presyo yan. Pag yan ang binibenta mo. Ngayon, yung pangatlo ay mas malaki yung demand sa supply. Ang tawag dyan ay seller's market. Doon ka pumasok. Doon mas malaki ang kita. Ang effort mo sa pagkita ng piso at sa pagkita ng 10 milyon, parehas lang. O hindi, gamitin mo na yung effort mo sa pagkita ng 10 milyon kesa sa pagkita ng piso. Bigyan kita ng example ah. Dito sa Pilipinas, kulang na kulang ang mga tax accountants. Kulang na kulang ang tax bookkeepers at kulang na kulang ang tax consultants. Pwede ba ako dyan, Mr. Maestro? Yes, pwede ka. OFW ka, pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax consultant, pwede kang maging tax bookkeeper. Non-CPA ako, Mr. Maestro, present na ako. Yes, pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax consultant, at pwede kang maging tax bookkeeper. Eh ako, hindi naman ako lawyer, ha? Wala akong alam sa batas. Yes, pwede kang maging tax accountant, pwede kang maging tax consultant, pwede kang maging tax bookkeeper. Sa taxation, lahat po ng tao, doktor, nurse, engineer, architect, pwede po kayong maging tax consultant, tax bookkeeper, tax accountant. Kasi po ang sabi ng konstitusyon natin, law provides opportunity. Law creates opportunity. So, kung yung mga tao lang po na nakakaalam, nakakaintindi ng batas, ay nakakakita ng opportunity. Conversely speaking, kung hindi mo alam ang batas, hindi mo makikita ang opportunity. Sa taxation, ang taxation ay batas. Kaya napakalaki ng opportunity. Actually, yearly po, 45 billion ang professional fee na pwede ninyong kitain dyan. Kung kayo'y nag-iisa. Pero ishare natin sa mas madami. Oo, sabi ko na nga sa'yo, OFW pwede. Pwede rin yung non-CPAs, yung bumagsak sa CPA board exam, yung bumagsak sa lawyer bar exam. Pwede po kayo. Lahat po pwede. Nurses, doctor, engineers, architect. Pwede po kayong mag-change ng career. Pwede kayong magnegosyo ng taxation. Kahit na kayo ay nagpa-practice na doktor o nurse, pwede po. O OFW, kahit na nasa abroad pa kayo, pwede rin kayong mag-practice ng tax accounting, tax bookkeeping, at tax consulting. Hindi ho madamot ang batas. Kahit nasaan kayo sa Pilipinas o sa mundo, pwede ho kayong mag-practice. Apat lang po ang kailangan natin. Number one, magkaroon kayo ng training. Hindi basta-basta, pasok ka kagad. Hindi, may acclimation. Yung ang isda, kailangan i-acclimate mo pag dadalin mo sa bagong aquarium. Tapos, magkakaroon ho tayo ng kontrata. Kung tayo magiging partner, partner tayo. Be, kontrata. Para hindi ho magulo. Three, ako ho ang magmamarket sa inyo. Imamarket ko kayo para kayong Uber driver. Meron na kayong pricing. Hindi na kayo mag-iisip ng pricing. Ako na po yun lahat. At four, profit sharing tayo. Magpo-profit share. Dahil dito, pauutangin ko kayo. Sinasabi ko na ngayon. Pauutangin ko kayo. Study now, pay ETM later. Pag-aaralan natin ang taxation para sa inyo. At habang nag-aaral ka, kumikita ka na. Hindi kita pababayaan as far as technical knowledge and know-how is concerned. Isa lang po ang hinihiling ko para ho tayo mag-umpisa. Umatin po kayo sa darating kong mga seminars. Importante po yan para ho malaman ninyo kung saan kayo naroroon at saan kayo papunta. Yung mga nangangarap na kumita ng minimum wage,
eh, wag na po kayong pumunta kasi hindi ho pang minimum wage to eh. Ito po ay negosyo para doon po sa mga taong gustong maging milyonaryo. O maging bilyonaryo kung mamimit natin yun eh. So, iniimbitahan ko yung mga gustong maging milyonaryo. Sumama po kayo at tutulungan ko po kayo ma-achieve yung pangarap nyo. Negosyo ko, negosyo nyo. Anong negosyo natin? Taxation. Yan po ang negosyong pinakamalaki sa Pilipinas. Marami pong salamat at magkita-kita ho tayo sa susunod kong seminars. Mabuhay po!